Let's get ready to rumble tayo ngayong umagang ito. Kasama natin si Jeff Tagulaw Sarate. Jeff, ate naman! Binabati ko nga pala yung mga fans ng Dalubhasang Buraot. Daling lalo na, syempre, kay Boss Pau. At sa mga maraming subscriber na nanonood, sana manalo kayo palagi sa karera. So ang kasama ngayon natin, ang new look. Kita nyo naman, disente. Nakasalamin, mabait, parang banayan na Jeff Sarate. Ibang side ng Jeff Sarate makikita natin ngayong umagang ito. So maraming nagre-request sa akin, parin Jeff, na ikaw interview eh. Ang hirap mo maabot eh. Dito lang ako sa sabon ni Willie Apan. Ito si Jeffrey sa Tagulao. Tingin ko, kung hindi man siya yung GOAT sa buong industriya ng Philippine racing, nasa top 10 siya of all time na. Latin mo na mula noong 1920s. No, 1900s, 1980. Hanggang kasalukuyan sa 150 years ng pangkarera sa Pilipinas, nasa top 10 na to na iconic na hinete. Nagdumina ng karera ng dalawang dekada. Pero ganun pa man, lahat ng kalabaw, tumatanda. Wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Yan ang istorya ng buhay. Diba, salin na, although yung natututunan mo man, tinuturo naman mo sa mga bata ngayon. Tama. Boss Jeff, alam mo naman, nakakapag na interview ko. Pagsisimula tayo, paano ka ba natuto sa karera, pare? Sa karera kasi, yung bahay namin, pinagkalakihan ko, ang likod. Quadra. Tapos karera. Saan yan? Sa may Nuno San Lazaro. Sa may Antipolo. Sa may Looban. Antipolo, yan. So palaki ka daw ng lola mo, balita ko. Tama, Boss Pau. Alright. So ikaw yung batang makukulit doon. Hindi lang makulit, sobrang makulit. Mga hook the hustler ng... Ganon. Mga ilang taon ka na siya? 8 taon o... 7 to 8. 7 to 8 years old pa lang ang Tagulaw. So ikaw yung pag... Anong eskwelahan ka doon? Cecilio Apostol, yan. So talaga mga lihito mong tiga Maynila. Diba? Karami naman ang karelease na natin eh. Mga klase pa nila to, mga ano to, 1970s pa to, Jeff. Ano, 79 ako, so 80s. So wala kang kapakanak sa karera? Wala. Ano ka lang talaga yung mga bad boy of the Jankas nung bata? Ganon. Batang kalye. Ganon. Balita ako, nagkano ka para sa mga bukis nung bata ka? Runner sa bukis. May ilang taon ka nito? So, nagra-runner na ako, 9 to 10 years old na ako. 9 to 10, hustler na ang Jeff Tagulaw Sarate. Alright. Kasi syempre, medyo may kahirapan ng buhay namin dati. Boss Pau, hindi naman kami yung ano eh, yung pinagpala na katulad mo. Syempre. Oo, kaya... Kumbaga, ang kapital mo lang yung pagiging maganda na lalaki mo. Hindi eh. Gaya ko rin. Dati, pag nakita mo ako, Boss Pau, nakapaa. Tapos, t-shirts ko, butas. Kasi, syempre, hindi ka naman makabili. Dahil, in age of 7, 6, ano na ako eh. Broken family na kami. Naiwan na ako ng mga magulang ko eh. Ah, ganun ba? Lumaki na ako sa lola ko eh. May mga kapalit ka ba? Meron. Sa amat ina? Oo. Pero sa amat ina mo, ikaw lang mag-isa? Nahinete. Hindi, na... Tatlo kami. Si Kuya Mike ko, sa Japan. Sino yung Sota? Yung nga, yung Kuya Mike ko na panganay. Tapos? Then yung Ate Michelle ko, tapos ako. Ikaw yung bunso. Ako yung bunso. So, pero nakatapos ka naman ng high school? Buti, nakatapos ng high school. Mag-college, hindi na? Hindi na. Nag-inete ka na? Oo, kasi dala ng hirap ng buhay. Hindi mo na kayang mag-college dati. Para bang tapusin mo lang yun, then hanap ka na ng paghahanap buhay. Yun, nakita ko naman yung karera. Kasi sa totoo lang, nung mga panahon mo talaga, hindi ko sasabing hindi mo na panahon ngayon. Panahon mo. Lalang medyo hindi na rin panahon talaga. Nung panahon mo. Talo pa celebrity. Pero mamaya natin mabuntan yung mga speaking of celebrity. Speaking of! Okay. So magsimula tayo. So, ganun. Bukis. Ilan to ka nag-apprentice? Nag-apprentice ako pagtapos ko ng high school. Siguro mga... 16? 16, oo. 16. Pero nung high school ka, talagang karera ang nasa puso mo.
Bukis? Wala. Ang karera sa akin, hanap buhay. Pero nung mga high school ka? Nung mga high school, ang iniisip ko lang, maglaro. Ayan, wala, hindi ko iniisip mag-inetek. Naano lang ako, na-convince na ako mag-inetek. Yan. Dahil kay Danny Sinsla. Ay, kay ano, kay... Danny Kamote? Hindi, Danny Sordan. Yung dating inetek. Kapatid ni Donnie. Pinsan. Bakit? Paano mo siya kapatid nakilala? Kapatid ni Relly De Leon na... Relly Sordan na hinete rin. Paano mo na siya nakilala? Bali, kapitbahay namin siya, Boss Pau. Tapos? Yun, no? Maganda story. Story na, they don't know that. Kapitbahay ko siya, tapos every Monday, pagkatapos ng ensayo, lahat sila nandun, sila JP Manalo. Si Tawa? Oo, JP. JP Manalo yung Manalo. Oo. Sila B.A. Santos na anak... si Eric? Oo, tatay si nila Tetao. Sino pa? Sila, grupo sila eh. Okay. Nagiinuman din. Ikaw yung runner nila? Hindi, paalaway kasi ko, Boss Pau. One time. Kala ko lover boy ko. One time, di na paalaway ako. Nagsusumbong yung inaway ko sa lola ko. Yun nga, na inaway ko siya. Eh sigurado, palo ako sa lola ko. You know? Di ba, mga matatanda, pag alam na may kasalanan ka, palo eh. Masaya. Hindi nagtatago ako. Nakita kasi, si Ladani Sordan, nagiinuman doon sa tapat ng bahay nila. Then, tapat din namin yun. Di yun, nung alam na ni Dan Sordan na hinahanap ako ng lola ko, dahil may alam na may kasalanan ako, nakita ako ni Dan Sordan. Tapos nahuli niya ako, tapos pinitsiraan niya ako. Sabi niya sa akin, ikaw Jeffrey, yung katapangan mo kung nilalagay mo sa kabayo, makakatulong ka pa sa pamilya mo, sa lola mo. Ganda na story. Yan na story, di ba? Tapos, story book, ano? Tinandaan ko siya. Tinanong ko siya sa mind ko na... Yung lakas na loob mo. Oo, yun. Tapos, kinausap mo siya? Hindi ko siya kinausap. Baligal pa ako kay... Mandani. Kasi... Matatakot ka kay Kuya Danny kasi dati. Ano sila yung mga ano eh. Bad boys. Oo, ang bad boy ng karerahan dati. Lalo na pa, nag-grupo sila. Yan mo yung D.L. Sordan? Oo, Danny Sordan. D.L. Sordan. Pero ano rin yan eh, buhay pa ba? Oo, buhay pa si Kuya Danny. Kapit-bahay pa rin namin sa pinagkalakihan ko. So, paano ka naglakas loob pumunta sa, na nag-apply bilang apprentice? Dahil nga... Nagsusota-sota ako kay Kuya Boy Barbosa nun, tsaka kay Danny Sanslaw. Sabay, mula nun, nagsota-sota ka? Pero di ka pa sota? Nagsota-sota, tulong-tulong. Then, tinapos ko yung high school ko. Sabi ko, pag tinapos ko yung high school ko, mag-inete ko. Kasi nga, gawa nga ni Danny Sanslaw. Ikaw pala ang modern day tanggol. Gano'n. Batang yapo. Mga sigay, mga fighting scene, mga takbuhan, mga kuma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 kum
in age of 9 to 10. Bata na ako ni Donnie Sordan. Uy, Donnie Sordan! Oo, kasi dati si Boss Don. Boss Don eh. Nag-ano yun eh. Oo, oh, alam natin. Mas naroon naman kay Boss Don eh. Pag weekend, malaking... Kumbransya. Oo, malaking sweldo ko sa kanya pag weekend. Tsaka masarap kay Boss Don eh. Pag nananalo siya sa karera, may dagdag yung... Oh. Yung ano sa kanya. Salary ko sa kanya. Kaya bata pa lang, talagang bata na ako. Bata. Kaya nga batang, kumbaga kung may batang gabi ko, batang karera. Ganun. Literal. Ikaw yung, parang ako din, 8 taon, nasa ano na, takang, ano, nagka-cutting classes, tuwatan sa mga bakot para lang mga, ano, ng bisyo. So, ikaw ay 1992 pumasok? Sa karera? 94. Apprentice? 96 ka nag-apprentice. Oh. Inabot mo si Mang George Stibling? Oo, oh, inabot ko. Doon ako galing. Alright. Kami ni Uno. Kabatch mo si Kabatch Uno? Kabatch si Uno, oo. Tsaka si Gibbs Rivera. Si Gibbs? Nasa ba si Gibbs ngayon? Nasa Macau. Alam ko, best friend mo si Gibbs eh. Nasa Macau. Nasa Macau. So, si... kayo tatlo? Tatlo. Si ano, si... Sino ba? Si RC Ducay. Oh, di ba yung Ducay? Nabagit ko na kanina sa'yo. Ducay. Magpinsan yun, pati si Michael Ducay. Si Mike, oh. Si RC, si Mike. Tapos, speaking of,
Di, anong year ka nag-graduate? 98? 2 years ka sa academy? Oh, 98. Nakasakay. So, nung nakakasakay ka, ano ka ba? One of the bombits nung apprentice o talagang ano ka na medyo... One of the bombits. Pero... Unang sakay. Talo. Sino-sino yan? Puting kabayo si Maas, ano... So, ayan ha. Trivia guys ha. Asa, ano? Basta puting kabayo kay Kuya Maton yun eh. Maton? Oo, kay Kuya Maton. RC, si Sanchez. Sige, Maton. Ay, po nga. Ay, kay Maton. Oo, kay Maton. Sino kabayo? Mapag... Gray na horse eh. Eh, nako. Para kasi kalagos. Si Kalagos. Ni, sa tagal si Kalagos, na nasabi na yung ma. Nakalimutan yung unang sakay, pero yung unang nadali niya, hindi niya nakalimutan. Nadali mo! Nadali mo! Hindi ko rin na, hindi ko na rin maalala. Ilan ako ba na, Virgin? Dati kasi ano ako, mayayain ako sa babae. Liptik na yan! Oo, mayayain ako. Eh, mamayan na yung mga kanyang mamang ayok. Pinag-uusapan yan. Mahirap. So, karera lang tayo! Tama, mas maganda, karera lang tayo. 98. Unang panalo ng lalaki, hindi mo nalalain po yung kabahay. Reign of Glory. Reign of Glory. Kanina yan? Kaya kay Jose Marie Franco na hawak dito yung Gianni Sordan. Muntik po bang hindi masakin yun. Bakit? Kasi pinag-isa-isa ni kuya Gianni Sordan, hindi ko na-insayo. Gawa nung nagmamadali ko para mag-insayo sa Santa Ana. Kasi nung apprentice ako, ano ko eh, dalawa yung ensayuan ko eh, kay kuya, kay tatay Eyo. Katahan. Katahan. Eh, yung ano, nung hindi ko na-ensayo, pinapapalit ni Kuya Johnny. Nagalit. Oo, nagalit. Nagagalit. Buti na, na-please. May nakapag-please na, hindi, wag so, muna sa kanya. Ang unang quadro na sila kayo mo ay, yung mga stable sa kanya, noong 90s, Franco. Hindi. Hindi. Kaya no, kay Boss Danny Stanislaw. Stable jockey niya. Kankalu! Kankalu, oo. Sino pa? Then... Sino yung mga naging amo mo nung araw? Sila, yun pa man. Nasakay ako sa kanya. Yung mga... Sila... Daog na ito. Pero ano, yung batch mo, ang sikat doon si Uno, syempre. Tang sobra. Anak ng ano eh, grabe anak ng Cabron eh, dahil ni Bat, original oh. Batman eh. Tsaka ang dami niyang ano, ang dami niyang, ang dami nagpapasakay sa kanya. Dahil yung kumbaga, kung sa rookie drop, ano siya, medyo aerodynamics. Swerte pa yung pagkakaano ko, yung batch namin. Kasi panakay na ako, 1 week, saka yan eh. Na-stop ako eh. Bakit? Napaaway ako sa karera. Oh, napaaway no! Na naman ang bata kaya po. Napaaway. Gawa ni Gibbs Rivera. Problema ni Gibbs Rivera. Sa akin na... Balita ko nga, bumibili ka ng away nung araw. Hindi naman. Na, kasi okay. Sayang eh. Sayang 10 pesos tsaka 20 sayang, pesos. Sayang. Sayang bumibili ng away. So, nung apprentice ka, hindi ka pa ganun ka-veteran. So medyo nag-pick up ka na rin talaga. Hindi pa talaga ganun. Hindi pa ako ganun talaga kasing galing nila JB Hernandez. Yung JB Hernandez. May ilang buwan ka bago pumika? Mga 3 months? After ka unang nakasakay? Nung nakasakay ako, pailan-ilan lang din. Pailan-ilan lang din yung panalo. Okay. Sino yung nagbigay ng ano? Nagbigay ng... Unang break? Ng break sa akin. Nung tumama ako ng WTA. Royal Vic! Yun, tama, tama. Yung ba yun, yung apat na ano? Lima. Oh, apat. Puro diado. Tama ba ako, Royal Vic? Tama, tama. Yung last race. Yung puting kabayo ni Jun Tison. Yes, tama, tama. Oh, ano yung iconic yun? Ang galing mo talaga, no? Ang galing mo sa mga ganun, boss ko. Eh, just boso ko, kalaan nyo, ha? Makakawala ko sino tumama ng winner take-on. Mga ganun, ha? 1.2 million? Ba? Parang ganun na rin, 1.18. So, naalala po yung mga kabayo mo nun? Oo. Sino ko itong panalo mo? Ikwento mo ka sa bayan ka na Rizal. And that was 23 years ago? Ganun, no? Ganun na katagal. Mga 1999. Hindi, siguro mga 20 na ngayon. 1999 yun, idol? Hindi, siguro mga 21 yun, boss. 201? Oo, 201. Oh, eh, 98 ka sumakay, 201 yun. Oo, kasi, ano talaga yung... Kwento mo. Ano yung pagkatama ko eh. Disgrasya eh, pagkatama ko eh. Dahil? Nagsisiyar ako. Tapos, nagbubulungan yung magbayaw.
Sino Mel? Si Monjing. Jose? AS ako. Oh, oh no! Eh, pag makikita mo yun si Monjing, tsaka si Soy, kala mo lang magkapatid pag nagaharo ta sa jacket squad. Sabi nga, that's not it. Oo. Di nasa CR ako. Hindi nila na dumudumi ko, nasa CR ako. Sabi ni Monjing, Toy. Yung kabayo ko, inaasahan ko. Ngayon, liyado pa to. Sabi yung ganyan. Tumaya tayo. Ching! Ay, tumigil ka nga. Eh, ganun sila magharutan eh. Then, naano ko yung kabayo na, yung nga, liyado. So, tahimik lang ako. Ngayon, Talaga may pera sa EBAC eh, no? Di ngayon, di, lapit ako kay Uno. Kasi si Uno yung marami pera eh, si Uno yung marami panalo eh. Si Uno kasi, kung alam nung iba, na magdikit kami ni Uno. Madalas kami talaga, kung kahit saan kami mapadpad. Ay, papalit na kayo ng ano, di ba? Ganun. Ng girlfriend. Hindi naman girlfriend. Uy, bakit? Bakit? Wala. Wala? Magdikit kami ni Uno. Wala? Toothbrush. Wala. Ay, mamaya, hindi pa upla sa akin yan. Di, eto na. Di... pinatataya ko siya. Eh si Kuno, may kakunatan eh. Sobra. May kakunatan. Sabi nga, wala nga akong pera pa rin. Ito ba ako, sabi ko kay Dagul. Dagul, magkano yung pera natin yan? 864 eh, no? Hindi, ano, 200 plus lang eh. 260 niya ito, 220, basta 200. Sabi ni Dagul, Tagulaw, meron ka pang 400 dito. Sige, discarte tayo. Inabot niya 200. 88. Oo, parang ganun. Titiya ako. Apat na solo, kabayo mo. Hindi naman solo. Dahil kasi alam ko, sa uli, solo ko lang si Royal Vic. Royal Vic. Kabayo ko. Di yun, di nakarao si Freelancer. Tapos si Axis. Di ba? Oh, si Axis yung nauuna. Si Axis. Pag nauna na yung si Axis, biglang lalamig, di ba? Inaabot ko siya. Sakay ko Star Jewel. Star Jewel ni ano ni... Masahap ko ni Kuya Totoy, yung Jewel ni Uno. Okay. Yun. Tapos, yeah. Si... apat yung pinanalo ko eh. Ayun, Royal Big nga. Hindi, buhuli na yun eh. Hindi, Freelancer. Freelancer sa'yo? Oo, Freelancer. Si Star Jewel, Royal Big, tsaka si... Si Lazarus. Hindi rin matere, kaya paman din. Basta karamihan kay Paman yung pinanalo kong dalawa eh. Tapos sa kay Kuya Totoy, yung tas kay Kuya Arnel si Royal Big. Di eto na. Alam ko nang ako na lang yung natitira. Di sabi ng steward, pinatawag agad yung mga inepe. Pinatawag agad sa gitna yung mga inepe. Sabi niya, wala lang natitira. Pasensyaan tayo pag kami may nahuli kaming may kumakausap sa inyo ha. Ito na ngayon, hindi na ako makaporma. Nandun na kagad siya sa gitna. Tapos, nandun na kami sa gitna. Bilang parada. Tapos, siyempre, sakaya na. Wala nang, isabihin mong kakausapin. Wala na. Basta, sinado ko lang sa sarili ko. Kung akin to, bahala ka na. Di una na may kabayo ko. Bahala ka na. Nununurin ko na, bahala. Kung kaabutin ko saan. Sabi ko, ganyan. Larga. Inuna ko na, niuna siya. Pagdating ng ultimo kwarto, pagsungaw-sungaw ng ultimo kwarto, mas pag lang yan, hindi ko na pinigilan yung palo. Oh? Pinagpakapalo ko na pahala ka. Hanggang sa dumating yung segundo, sakay ni J.M. Manalo. Dikit lang. Oh? Kay Kuya Johnny rin. Pagtakpas namin ng meta na alam ko nang nanalo, puta mas pag, sabi ko, One winner ako. Oh, kasi kay one ticket lang. Eh. Oh, one ticket lang. Kasi alam ko na rin kasi nga, pinatawag kami ng steward na eh. Kaya alam namin. Kaya alam ko na ako na lang yung natitira eh. Yun yung naging... Catalyst. Lalo kung nag-ano na... Kasi nga, ang sabi nga, pag nalaman yan is la-license revoke ako kasi bawal daw ang meta. Yung pala, yung mga nung panahon na yun, eh wala pa sa blue look yung mga gano'n na pagtumaya. Then ngayon, meron na. Ano yun ngayon? Alam ko, meron eh. So, sabi ko, ano ngayon? Kahit hindi na ako maging inete eh. Pwede na. Oo, dami kong pera eh. Pero, kaya naubos din. Eh, magaling tayo siguro.
Pero na-enjoy ko naman. Na-enjoy ko naman, boss. Oh. Ayun. Tapos, 2001, napunta ka sa kanyang stable. Hermes ka na ba kailan? 2007? Oo, oh, parang 2006 kay... After kay Jun Paman, kanino ka napunta ang stable? Kay Eric Tagli. Kay Boss Eric. Kay Boss Raymond. Yung dalawa, di ba, nag-tandem sila? Oo, nag-tandem. Phenomenal. Yun, phenomenal. Phenomenal ang... Naalala mo yun? Yung sumali. Classic? Uh-oh. Yung may drawing-drawing pa si Bombe. Yes, yes, yes. Yung gabi kay Windlon. Tama. May graph pa sila doon. Tama. Napaglanuha. Baka yung kala niyo, hindi ko alam yan. Ha? Diyan ka talaga magaling mag-so. Ha? Diyan ka magaling. Yung mga may game plan pa kayo, tapos biglang susukaw sa rekta. Millennium Ration. Yes, tama. Magkalaban, Koleala. Windlon. Phenomenal. Yes. Pero, yung laban na yun, imbitado ka lang yata. Yun. Dahil... Ako pa yung naka... Dahil parang match race ng Koleala na undefeated at si Windlon nagkagalingan noong time. Nandun pa si Sun City noon. Nama. Di ba? So, yung mga Joker pa. Yung ano yung talagang lumaban ang patayan yung kabayo mo. Literal. Talagang patayan. Dahil pagdating ng meta, patay din siya. May kwento rin dun, Boss Paul. Di ba sa lumang San Lazaro kasi, hanggang medya milya, di ba ang daming tao na nanonood? Sana. Di nung nanalo si Phenomenal, siyempre tontuwa ako yung mga, ang nakakatuwa ito yung, hindi ko iniisip yung, oy, may trophy ako eh. Hindi, ang iniisip ko, tinalo ko yung mga magagaling. Sobra. So, mangyabang ako doon sa mga tao doon hanggang doon sa medya milya. Di ba, may mga nanonood doon, gusto ko mapagyabang na tinalo ako, di ba? Paglakpas ng meta, si Phenomenal, huminga na ng malalim. Oh no! Hindi. Hindi ko napansin. Pinabayahan ko. Wala akong pakialam. Gusto akong magyabang. Si Gabayo, hirap na hirap na. Oh no! Pinabayahan ko nga rin siya. Hindi, Luka. Ayaw na niyang tumurot eh. Pinaano pa tumurot eh. Hindi ko kasi nga gusto kong magyabang ko siya. Babay! Patay! Eto na. Pagkatapos ko yun, nakuha ko na yung gusto ko na makapag-into na ako dun sa medya milya no. Yung kila Marlon ko na. Alam ko yan. Yung building. Di, talagang hirap na siya. Sabi ko, tanga na, ayaw na umakbang sa akin. Ito na. Pag sabi ko, mamamatay, sabi ko gano'n. Tumalon ako. Pag talon ko, yun na. Bumuhal na. Sabi ko, tanga na, kaya pa pumatay sa kabayo. Sabi ko gano'n na. Pero nung ano talaga, yung lakas na meta, talagang hindi na siya maganda. So, hindi na lapas siya sa akin. Oh, hindi niya, oo. Oh. Hindi na lapas siya sa akin. Pero tingin ko, hindi ko rin, hindi na yun. Baka nabuhay. Baka nabuhos na to. Pinahirapan mo. Ay, naku. Parang pinay ko na kami. Di pa si Pantanosi. Tapos, di siyempre, nung nabi, ikaw lang stable jockey, siyempre, di Boss Eric Tagne. Sino mga naging kabayo mo kay Boss Eric? Ang dami. Mga naalala mo? Sila... galing kay Boss Ronnie Rosso. Project Genesis yung magaling. Oo, Project Genesis. Kaya lang, doon naman sa kay Project Genesis, nagkaroon kami na ako ng problema kay Boss Donnie, kay Boss Raymond, tsaka kay Boss Eric. Kasi naglaban kami ni Uno, nakalimutan ko yung sakin eh. Dikdikan kami. Saan kami? Akalain mong natalo ko nuno dahil magkaibigan kami, dahil sa tuwa na naglaban kami. Nag-appear kayo? Yes. Oo. Si ano yan? Project Genesis siya kasi nakilala ko yan. Nag-appear pa kayo pagkalakpas ng meta. Akala nyo nasa Amerika kayo. Ano kayo? Ano? Nagkaroon ng ano yun, story yan eh. So, tapos yun, hindi ko alam na ikakagalit ni Boss Raymond tsaka ni Eric Tagli yung gano'n na. Kasi nga, alam na very close kami. Asa kaya tayo ni Ununo kay Franco? Hashmore? Hindi siya yun eh. Basta nakalimutan na. Oh guys, baka naalala nyo kung sino yun. Pero alam naman ang bayak ng race. Oo, yun. Master Ayo. Hindi si Master Ayo. Master Ayo na nasasakyan ko rin yun. District 3. Hindi, malayo. Hindi yan, sa akin ni Uno nung araw.
Yun, di... sobrang sama niya? Ng... Sobrang sama ng loob ko nun, boss. So, kasi... 2003 yan. Sobrang sama ng loob ko nun, boss. So, kasi... alam mo yung lahat binibigay mo. Tapos sa ganun lang. That's his miss. Oo, na... nakampiyan kasi binigay kayo, no? So, yun naman yung kasama sa lagi sa karera yun, eh. Yun. No, diba? Yun yung sinasabi kong KI. Ano yung KI? Katang isip lang yan ang bayang isang hilig. Parang kala nila scripted natin, pero... alam mo, sa totoo lang ang kabayo, parin Jeff, may buhay yan eh. May hindi mo alam kung ang gising niyan maayos o hindi. Baka nalipungatan yan o nakipag... alam niyo, may kabayo ng araw. Hindi man sa bastos tayo. Tatakbo ng Presidential Gold Cup, sinarsa ko. Alam mo bakit? Kanya-kanya naman dahil. Alam mo bakit? Nakita ko nung gabi, nagpatikas ng titi. Walang itatakbo-tabangon na magkakabi. Nagpatikas. Teka, sabi babae ka ba yun? Akala mo nanalo? Ganon. Hindi mo masasabi eh. So, after kay Boss Eric, kanino kang kwadra na? So, Paman Eric ka pa rin yan? Ang dami. Kila Jun Paman. Tapos nagsimula na kay Sir Hermie. Nagsimula na mag-abay. Mga 2004. Oo, oh, ganun. Nabenta na yata lahat nung kay Eric Tagli kay Boss Hermie at that time? Hindi ba? Parang ganun, na ibenta. Di ba from Rolly Rojas to Eric Tagli to Hermie's Guerra. From Hermie to... kumalat na yung pangalan sa Salate. Sa Salate. Oo, oh, itago lang. So, ang unang stakes na isipan pa, sino ang pinanalo mo? Si... support our YouTube channel, ang Dalawas sa Buraon. Like, share, subscribe. Tulungan nyo kami. Pati yung aming Facebook page, Dalawas sa Buraon. Like, share, subscribe. Kita-kita tayo. Bye!